Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Ako nga po pala si John Mark El Caberia. And then, para sa akin, anong magiging reaction ko tungkol sa Tokhang? Siyempre, yung Tokhang kasi talaga is hindi siya masama. And then, kaya lang nagiging masama yung tingin ng mga tao dito. Kasi nga yung Tokhang napakaganda ng vision nila, ng nais nilang mangyari, kung ba't sila nagpapatokhang. Which is, di ba nga sabi nga, iniimbitahan yung mga drug addicts na magbago na, na sumuko na, di ba, sumurrender na, yun yung pinakaunang step, di ba? Pero yung iba, sumurrender na nga, pero pilit pa rin bumabalik. Kaya nga is napaka, pagka bumalik na sila, tapos, inano na naman sila ng mga pulis na kapagkasunduan na wag nang babalik. Dahil doon, nung bumalik sila, dahil doon nakikipaglaban na sila. At dahil doon, yung mga pulis is napipilitan na rin silang manlaban din. Kasi lumalaban yung mga sumurrender na. And then dahil doon, may mga napapatay. And then, yung iba naman ayaw sumuko, nanlalaban, gusto pa nilang gumamit. Kaya nga, yun yung nangyayari yung masama sa kanila. And then, okay. Para sa akin naman po, anong magiging reaction ni Rizal tungkol sa Tokhang? And then, ang magiging reaction po ni Rizal tungkol sa Tokhang po is, i-relate natin ano ba yung ginawa niya. Diba? Yung ginawa niya is nilabanan niya yung mga source ng dahilan kung bakit inaapi yung Pilipinas. So dapat ganun din. So sigurong isipin niya rin ngayon, dapat matanggal o mawala lahat ng mga source. Diba? Especially yung mga taong nasa likod ng mga ito, mga kilalang tao, mga malalaking tao, kailangan silang mawala. Kasi once na mawala yung source, mawawala na rin lahat ng connection. Parang gagamba lang yan eh. Kapag nawala yung gagamba, mawawala lahat-lahat ng sapot. Diba? Tama ba? Kaya yon, sabi ko nga sa inyo, yung pinanggagalingan ng droga, yun yung iisipin niya paano yun mawawaksi, paano yun matatanggal. So yun lamang po. Lagay ko, ang magiging reaction ni Rizal kung malalaman niya yung offline to come is magiging again siya doon dahil maraming nasasangkot na kabataan nang dahil sa droga. So ang sabi nga ni Rizal is ang kabataan ay pag-asa ng bayan.